Hello guys, I am MAMABEB Q, and as you can see, nandito ako sa TV, dito sa bahay. Tiningnan ko ang aking sarili, pero hindi ko ipe-play muna. Ang ipapakita ko muna is, simula muna tayo doon sa pinaka-ano. So, yan, watch the trailer, pero ayoko yan, dito ako sa gilid. So, tingnan natin yung mga kwalidad na sinasabing 4K. Ano ba ang 4K at saan mo siya makikita? Kung hindi mo alam, nandito to sa iba, kung magtingin ka sa isang computer o sa ibang computer na hindi nakalagi ng account mo, dito mo makikita ang 4K. Hindi lang siya title na 4K, kundi kwalidad siya, size ng iyong video. Ayan, ang iba't ibang size ng video. Sa pag-a-upload natin, hindi lahat ng mga video na ina-upload ay meron siyang 4K na kwalidad. Yung iba, ang pinakamahaba na kwalidad or size niya is ang 1080 lang. So, ito, ang pinapakita ko ngayon ay 1080 lang yung pinakamahaba niya na size, pinakamalinaw. Yung iba, may mga 4K naman. So, yan, ang ibig sabihin ng 4K sa YouTube ay ang size ng iyong video. So, the wider, the better. That mas klaro yung wider na size ng video. Sa YouTube, 4K is a size of the video. Yun. Watch the trailer. Ito yung ginawa mong sa area kung saan ka naglagay ng video for returning subscriber and for new subscriber. Ayan, ipapakita ko ang portion kung saan maglagay ng watch trailer at yung portion ng homepage paano natin i-customize. So, dito tayo. Ayan, let's go in YouTube. Ayan, that's the homepage of YouTube which nakalagin na ako sa aking account. At yung icon kung saan may bell na sign, yan. So, dito tayo yung icon na yan. Kasi may icon din sa taas, diba? Huwag yan. Tapos, ayan ang i-click natin. Tapos makikita mo ang your channel. Ayan, that's the your channel. Click natin. And after pag-click ng your channel, ito yung mukha niya. YouTube Studio na naka-blue or customize channel. So, dito tayo mag-click sa customize. Ipakita ko ang watch trailer. So, ito, di ba nakikita nyo yung returning subscribers? I-click nyo lang yan. Ayan yung video sa returning ko. So, paano ba ito i-edit? Nakikita nyo yung pencil. Ayan. Ayan na corner na yan sa may right. Ayan. So, i-press mo lang yan. Ang pencil na drawing. At titingnan-tingnan mo lang ang section na yan. May nakasabing i-edit mo. So, i-press mo lang ang edit. Pag-push mo ng edit, lalabas ang mga featured a video or playlist na gusto mong ipalit doon. Which is, hindi ko naman siya papalitan, so, i-click ko lang yan na the same na video dahil bagong upload ko yan. Tapos, after ko maklik, mag-gray yan, diba? Ayan, siya yung nag-gray sa lahat dyan. Gray yan, so meaning you selected that certain video at pwede mong lagyan ng heading. So, isabi mo lang dyan. Isabi mo lang, thank you. Tapos, isave mo na yan. Ayan na yung mag-a-appear doon. Na heading doon sa iyong for returning subscribers. So, ngayon, dito naman tayo sa isa. I-click natin ang for new visitor. So, pwede mo rin yan i-edit. Dito lang din sa corner yung pencil. Ilagay mo lang ang mouse dyan. And change the trailer. Ito yung trailer na nakita
nyo kanina sa TV, nung nasa TV ako. So, the same lang din. I-click mo lang din at mag-gray yan. Hindi ko rin siya babaguhin at i-save mo. Or pwede ka rin enter your video URL. So, ito naman dito sa part na yan. Pwede kang mag-open ng next na tab. Kukuha ka ng video mo kung may specific ka na video. At kunin mo yung link niya. I-copy mo yan. Sa isang tab na iniwan mo, enter the URL of the video. So, yan, dyan mo siya i-paste kung gusto mo. Which is, hindi ko siya gagawin dahil yan na yung aking, ano, o pwede ko siyang gawin para i-show ko sa video. I-drop ko siya, diba? Din-drop ko dyan sa URL na yan. Pero again, pumunta tayo sa isang tab. At i-save natin yan sa mga bagong pupunta sa ating bahayan. O ayan. Ayan na yung intro drop. So, yan yung makikita ng mga bagong bisita sa ating bahay. So, i-edit natin yan dahil hindi ko yan. O pwede rin hindi mo lagyan, di ba? May remove. Pero maganda na meron. So, ibabalik ko yan. Again, i-click ko lang ang video. Pero pwede kang maglagay ng specific na video na gusto mo na i-enter mo yung URL or yung link niya. Ayan, isi-save mo. Ayan, bumalik na siya. So, pareho lang ang aking video sa trailer at sa returning subscribers kasi bago yan. Yan ang video. Pareho lang ang nilagay ko. Choice naman kung pareho ang ilagay mo or iba-ibahin. Pwede namang ibahin. Portion ng homepage. Paano natin i-customize. So, dito tayo. Ayan. Let's go in YouTube. Ayan, that's the homepage of YouTube which nakalagin na ako. Halimbawa, so, wala akong kinustomize sa aking section na yan. Sa homepage ng aking channel. Let me try this. So, pwede mo siyang i-remove, pwede mo siyang i-delete ang section na yan. So, let me see. Mag-o-organize ka. So, hindi mo lagyan yung homepage mo. I-delete mo tapos iyan din. I-delete mo lahat ng section na yan. Sa section na yan ha, under the customize ito. So, i-delete ko muna para ipapakita ko paano ko siya ginawa. Ayan. Wala na. Ano na lang, returning subscribers at new visitors na lang. Ngayon, ayan na lang, ganyan na, diba? Ang makikita nila, ganyan na lang. Ganyan, diba? Ang boring. O, diba? Ganyan na, kasi wala na akong nilagay na section. Pero, pag i-click mo ang videos, nandyan lahat ng videos ko. Diba? At i-click mo ang playlist, nandyan lahat ng mga playlist ko. At ang channels, nandyan din ang mga channels, nandyan din yung subscription. And then the about, kung saan mo ilalagay yung mga ano. Paano ba din i-edit ang about since nandito na ako sa edit? Ay, kailangan mo pumunta sa customize. So, under the customize, yung sa about, ganyan. Ito yung page kung saan may customize. Ayan. So, under this, under the home. Ayan, di ba ang ano? Ang putla. Walang kabuhay-buhay. Kasi ganyan lang makikita mo. Pagpunta mo sa aking bahay. Home. Bibisitahin mo, MAMABEB. Yan lang makikita mo. O, tingnan natin. Open tayo ng isang tab. Tapos, i-search natin ang ating sarili, MAMABEB. Boring-boring, di ba? Tapos, i-click mo yan, ang mukha niya. Oh. Wala, ganyan lang. Pwede rin ganyan. Pero, ang boring-boring naman. Empty. Punta tayo dito sa customize. Dito. Oh. Ganyan, di ba? Oh, i-customize natin yan. So, let's begin now.
Nakikita nyo yung gray na may plus sign? Yan. Yan. Gray. Add na section. So, ang i-add ko dyan, select content. Kung ano yung content na i-add mo, pwede kang mag-add ng most popular uploads. May mga options. So, ang i-add ko dyan is single playlist. So, ayan, i-click ko ang category ng single playlist. At anong playlist naman ang gusto mo? So, dito, my playlist. Pwede mong i-enter ang URL na specific. Pero dito may area din kung saan find playlist. So, mag-find lang tayo ng playlist na ginawa ko. Ang gusto kong playlist na nag-created ko na is places. Kung saan ito yung mga places na ginawa kong category. At ang view niya is horizontal. Gusto kong gawing vertical para ganyan yung makikita pag tingin nila sa aking page. Okay, ganyan. Pwedeng show more. Ayan, so mga more places. Ganyan lang yan. So, huwag nating kalimutang i-click yung done. So, yan yung mga options. Content, layout, at saka yung title ng yung playlist. So, yung layout ko is vertical. Ganyan yung vertical. Yung pahaba. Patayo ba? Patayo. Tapos, ito yung pahiga. Yung pag sabi mong horizontal. Ganyan. Ang horizontal, pahiga. Ganyan. So, ang gusto ko is patayo. So, pipiliin ko ang vertical. At is ilalagay na natin yan. Yung blue na done. Okay. So, tapos na yan. Ang section na yan. Yan yung front row ng after the trailer. The watch trailer ko. So, and then mag-a-add pa tayo more. Ano na namang content ang i-add natin? Single playlist ulit ang aking i-a-add. At i-vertical ko din. And let's find what playlist we want. Ang gusto kong playlist is itong G naman. Ayan. Ang G. Ayan. At isi-save ko na yan. Ayan. Isi-save ko ang letter G na playlist. And mag-a-add pa din ako ng next. So, ang next na playlist na i-add ko, ayan, titingnan natin ang ating sariling mukha. Ayan, dito sa isang channel, sa isang computer na ibang account naman to. So, titingnan natin, sinearch ko na ang aking sarili. Pero hindi natin ipi-play. So, ganyan na yung mukha. Makikita mo yung cover, syempre. At makikita mo na yung in-arrange na sectioning. Ayan. So, pwedeng video ang ilagay nyo, pwedeng update ng inyong bahay, kung anong, kung live kayo, pwede nyong ilagay dyan. Pero ang akin, kinustomize ko na video talaga na ganyan dahil mas gusto ko yung ganyan na naka-playlist. Ayan, mas gusto ko yung ganyan. Mas comfortable ako ba? So, nasa sa atin kung paano natin i-organize ang ating homepage. So, ibang account to sa ibang computer. Yan yung mukha. So, makikita nyo na BA, titingnan ko nga kung ano ba talaga yung style ng aking homepage. Yung ano ba ang makikita ng tao. So, ito yung kumbaga nag-search yung ibang tao. Kasi ibang account ito. Ibang computer din. So, ganyan yan siya. Hi everybody! Thank you so much for watching my video. I do appreciate each and every one of you for checking out my page. I hope you learned something, whatever you are looking for. And I hope I share a little bit of tips or tricks and ideas on what you are looking for today. This is MAMABEB. Please don't forget to leave your thumbs up, your likes, and if you have comments and suggestions, feel free to write also in the comment section. Thank you very much, everybody, for watching. Bye-bye. See you on my next video.